Isa sa mga salita na madalas nating mapakinggan dahil sa pandemic ay yung salitang frontliner. Sila yung mga kabilang sa iba't ibang sektor ng lipunan na kailangan pa ding tumugon sa tawag ng pangangailangan alang-alang sa bawat isa sa atin. Kung titingnan natin sa balita, iba-iba mga nararanasan nila. Merong mga sumusuong sa panganib ng pagkahawa sa kabila ng kakulangan sa personal protective equipment para alagaan ang mga nagkakasakit. Meron din naman yung mga frontliners sa mga checkpoint na humaharap sa mga taong nagnanais na tumawin. At kapag hindi napayagan, ay naiinis na lamang sa mga nagbabantay na ito. Meron ding mga naghahatid ng ayuda at nagbabantay sa mga naghahatid ng ayuda na sa kabila ng tindi ng init ng panahon, ay madalas humaharap din sa matinding galit at init ng ulo ng ilang taong bayan. Sila at marami pang ibang frontliners ay gumaganap ng mahalagang tungkulin, ma-appreciate man natin sila o hindi. Iba't iba sila ng tungkulin, pero alam natin na napakalaki ng risk na kanilang kinakaharap sa kabila nga ng may mga pagkakataon na sila ay hindi na-appreciate ng naaayon sa kanilang sakripisyo. Pero alam mo ba na hindi pa man uso o gaanong kasikat ang terminong frontliner? E may sarili ka ng frontliner sa buhay mo? Oo, meron. At siya yung nanay mo. Siya yung nag-aalaga sa'yo kapag may sakit ka na kahit posibleng mahawa sa'yo, ay lalapit pa din siya upang magbigay ng kalinga. Siya yung naghahanda ng babaunin mo sa eskwela na kahit hirap na hirap ka ng gumising ng maaga, e mas nauna pa siya sa'yo para ihanda ang kakailanganin mo. Siya yung minsan mapapagalitan ka o madidisiplina ka dahil inilagay mo sarili mo sa panganib. Kahit minsan sa tingin mo, eh mukha pa siyang mas mapanganib. Siya yung magician ng tahanan na kayang mag-recycle ng ulam at mapasarap ito kahit ilang beses nang lumabas sa takilya ng hapagkainan nyo. Siya rin yung magaling magpahaba ng mararating ng budget nyo, lalong-lalo na kapag medyo kinakapos na. Siya yung iiyak kasama mo at minsan din ay mapapaiyak mo kapag nasaktan mo ang sarili mo o nasaktan ka ng iba. Siya yung uunawa sa'yo kapag tumalikod ang iba. Ang kakampi mo na hindi kukonsinti sa'yo, siya ang nanay mo, ang original na frontliner mo. Ang sabi ng Bible, pero sumagot ang Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaaring makalimot ang isang ina, pero ako, hindi makakalimot sa inyo. Dito'y isinalarawan ang dakilang pag-ibig ng Diyos gamit ang isang larawan ng pag-ibig na malapit sa ating puso at isip, ang pag-ibig ng isang ina. Oo, hindi man perpekto ang ating mga nanay, mami, mama o mamshi, pero sila ay larawan pa din ng dakilang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Mas nakikilala at naunawaan natin ang lawak ng pagmamahal ng Diyos dahil sa pag-ibig ng ating ina na ating naranasan. Hindi mo man siya laging maunawaan, hindi mo man siya laging ma-appreciate, gagawa pa din siya ng kanyang mga itinakdang responsibilidad dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo. Kaya sa araw na ito, wala man tayong pagkakataon na makahanap ng magandang ireregalo, mauunawaan pa din niya ito. Pero hindi ito dahilan para hindi mo ipahayag ang pagmamahal mo sa kanya. Sa mga nanay, salamat po sa inyong buhay. Nagiging totoo para sa amin ang pagmamahal ng Diyos dahil sa inyong pagmamahal sa amin. Ang paggabay ninyo at hindi pagsuko sa amin ay na-appreciate namin ng lubos. At sa biyaya ng Diyos, alang-alang sa inyo, kami po ay mamumuhay ng ayos. Asa ka ba?